Ngayon naman, ang pamana ni Presidente, the Duterte legacy across the archipelago. Mga nagawa ng pamahalaan para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pamanang dapat nating malaman upang mapangalagaan at pakinabangan pa na mas marami pang mga Pilipino. This is the Duterte legacy. Ipagpatuloy natin ito. Let's build on it. Panuorin po natin. Ang pinakamalaking legacy na may iwan niya yung ay hindi lang sa puso ng tao eh. Diba? Hindi lang sa puso eh. Yung buong pagkatao, no? Lalo na dito sa probinsya ko, sa province of Leyte na bumaba ang malnutrisyon. More children are now going to school. Ang taas na mga increase ng enrollments natin over the years dahil nga natatanggal na sila sa malnutrisyon. And then eventually when they grow up, these are educated children. Yung iba dyan, baka matataas pa na educational attainment ang mararating. And then they will contribute big to the economy later on ng Leyte, no? Tapos ang ating mga parents ngayon, ang mga livelihood, remove them ng, I think we were, before Yolanda, we were hitting like 38% sa poverty. Tapos parang ano pa nga, na Yolanda pa kami, tumaas pa after Yolanda. No? I don't know kung ilan ang report ng NEDA noon. Pero definitely tumaas ang poverty namin after Yolanda by a big margin. Pero later on, nabawi natin, I think we're now down to mga 20-21%. No? I think as of 2018 yon. No? So, ang nakikita ko ang legacy nasa tao. Eh. I think that's the best legacy you can have rather than isang monument. Magpalagay ka ng, lalagyan ka ng monumento. I think the biggest legacy talaga ay hindi sa monumento eh. Hindi sa kalsada, hindi sa roads and buildings and bridges. Hindi doon ang legacy mo. Ang legacy mo yung nasa tao eh. Pag nakita mo ang tao na very happy, pakita mo ang tao na very helpful, nagmamahalan, ang tao nagmamahal sa bansa, hindi lang sa sarili nila minamahal, buong bansa minamahal, lumalaban para sa bansa. Pag nakita mo, ganun ang nakikita ko sa mga tao sa Leyte. Diba? Tumaas ang pagmamahal nila sa bansa eh. Mahal ang pagmamahal nila sa province. So I think that is the most important legacy na maiiwanan ng isang leader na katulad ni President Duterte. I think and I think he did so, no, as far as sa dito sa amin sa province of Leyte. Pangako ni Pangulong Duterte, ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong tren. These are testament that we have greatly used the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA. Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway. Bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng naiya at wala ng laglag bala, at mahigit 6 milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Narinig niyo po kanina si Leyte Governor Mick Petilia. At yan ang pamana ng pamahalaan sa lalawigan ng Leyte. This is the Duterte legacy. Ipagpatuloy po natin ito. Let's build on it, Pilipinas.